Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na-EDSA pwera tayo. Kita nyo to? Biglang lumabas yung commercial sa mga TV. Panahon na para ayusin. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Tapos biglang may ganito, signature campaign para mangumbinsi ng mga tao para suportahan ang People's Initiative o PI. Oh, easy ah. Hindi yung ganun. Pero may mga napapamura nga sa galawan na to na pakanan ng People's Initiative for Reform, Modernization, and Action o PIRMA. Sila yung pro-chacha na grupo na naglabas din ng commercial. May mga allegation kasi na may offer na 100 pesos kapalit yung pagpirma. Eh syempre, deny may mga pakana. Pero kung totoo, mapapamura ka talaga. Anyway, yung People's Initiative o PI kasi, isa to sa mga paraan para amyendahan ang konstitusyon. Amyenda lang ha. Hindi revision kung saan overhaul na ng konstitusyon yung usapan. O yung tipong mababago na yung structure ng gobyerno o kaya magsasangasanga na yung epekto. Meron ding Constitutional Convention o CONCON, saka Constituent Assembly o CONAS. Yung CONCON pwedeng ipatawag pag 2/3 ng Kongreso ang bumoto pabor dito, o 16 na senador at 210 na congressman. Pwede rin ipaubayan ng Kongreso ang desisyon na to sa mga tao. Pag CONAS, yung mga senador at kongresista mismo yung mag-aamyenda o magre-revise ng konstitusyon. Pero eto, nasa konstitusyon kasi na mangyayari lang ito pag may suporta ng 3/4 ng lahat ng miyembro ng Kongreso, meaning Senado saka House of Representatives. Ang tanong, dapat ba hiwalay ang boto ng mga senador at kongresista? Kasi nga bicameral eh, o yung dalawang kapulungan. O dapat ba sama-sama yung lahat ng boto? Kaso 24 lang ang mga senador, samantalang more than 300 ang mga kongresista. So pag pinagsama yung mga boto ng dalawang kapulungan, eh madaling matabunan, ma-overwhelm o masagasaan yung boto ng mga senador. Sa totoo lang, nakaligtaan kasi ng mga sumulat ng konstitusyon na linawin na dapat separate voting. Eh kasi nga may senado ka sa kakamara eh. Ang unang plano kasi, unicameral. Ibig sabihin, isang kapulungan lang, hindi dalawa. Ngayon, balik tayo sa signature campaign. Gusto ng mga nasa likod nito na suportahan ng mga tao ang amyenda na nagsasabing boboto ng magkasama ang mga senador at kongresista sa CONAS. Eh syempre, kung senador ka, mababanas ka talaga. Iniitsipwera ka kasi to think na binoto ka nationwide ha? Unlike yung mga kongresista na nanalo either sa distrito o party list. I did a simple computation. Kung 300 congressman yun at 24 senators, that's 324. Technically, 3/4 vote is only 243. So, maski na po mag-walkout po tayo, maski na po absent kami, they can amend the constitution. But more than that, nakakaduda yung ganitong galawan. Sinisira kasi yung sistema ng checks and balances sa legislature. Yung dalawang kapulungan kasi nagsisilbing bantay sakaling may mali o pang-aabuso yung isa sa kanila. Example, kung magpasa ng walang kwentang batas yung kamara, eh pwedeng upuan o hindi pansinin ng mga senador. O kunwari, nagsingit ng kung ano-ano sa national budget yung isang kapulungan, eh pwedeng harangin ng isa. Sa People's Initiative, tao ang direkta nagpo-propose ng amyenda. Kaso kailangan at least 12% ng total number of registered voters ang may gusto ha. Tapos dapat represented ang at least 3% ng bawat legislative district. Kaya sa galawang pagpapapirma, importante ang mga kongresista. You get the idea? Pero kung sakaling makakuha ng sapat na pirma, hindi pa rin automatic na tuloy na yung amendment ha? Bakit? May Supreme Court decision kasi, 1997. Santiago versus Comelec, kung saan sinabi na hindi sapat yung Republic Act 6735 para sa People's Initiative. Kasi kahit nasa konstitusyon yung PI, eh kailangan pa rin ng batas o enabling law. Eh sabi ng Korte Suprema, hindi sapat yung RA 6735 o yung The Initiative and Referendum Act. Pero yung mga nasa likod ng pirma, eh push pa rin. Eventually, aakit naman yung issue sa Supreme Court eh. In the meantime, dapat magbantay at magmasid tayo. Sa totoo lang kasi, mahirap magtiwala sa mga politiko, lalo kung marami sa mga kababayan natin yung hindi pamilyar sa konstitusyon.
madaling mabudol ha. Imagine nabudol ka na ng eleksyon, mabubudol ka na naman ng mga binoto mo. Saklap nun. Huwag basta-basta maniniwala pag sinabi ng mga politiko na, "Oy, economic provisions lang yung papalitan namin pag nag-con-us." Pag binuksan na kasi yung konstitusyon, kahit ano pwede na galawin o pakialaman. Binigyan mo na kasi ng kapangyarihan yung mga politiko eh. Sabi nila, gawing saligang patas ang saligang batas. Gagawin kaya nila talagang patas para sa atin o para pabor sa kanila? Kaya ingat-ingat, huwag basta-basta magtiwala. Baka kasi sa huli, ikaw at ako ang kawawa. Kaya baka tayo ang mapasabi ng nakaka-